Welcome back to our channel. Ngayon ay magluluto tayo ng pansit bihon. No, ito yung mga ingredients natin. Mamaya ay hihimayin ko na siya. Ngayon, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ingredients natin. Meron tayong carrots, bagyo beans, sibuyas dahon. Gusto ko kasi may dahon para mabango. Sibuyas bumbay, garlic, and yung ano natin, pansit canton, bihon, at saka Chinese pichay. Tapos yung chicken natin, ito yung chicken natin. Isang kilo ang binili ko. Gusto kasi may mga, may ano, may bunto-buto. Sarap kasi kainin eh. Ayoko yung puro laman. Pero mamaya tatanggalin ko yan. Ito lang yung anuhin ko. Kasi yung asawa ko ayaw niya ng may buto. No? I-prepare ko lang. Mamaya, babalikan ko kayo. Ayan na, na-ready ko na mga bibilabs. Yung bawang natin, sibuyas. Tapos ito, sinalo ko lang kasi may space. Ayan, yung bagyo beans at carrots, yung dahon na sibuyas, at yung chicken natin. Yun lang nabuo ko. Isang kilo. Tapos yan. Okay, simulan na natin. Ayan, nagpapainit na ako ng mantika para ilagay na natin yung sibuyas at bawang. So, igigisa na natin yung bawang. Pinaan natin yung ano, naka 12 kasi siya. So, magkakamay na lang ako dahil hindi ko kayang nagbibideo kasi yung isang kamay ko. Pantayin natin mag-brown siya. So, pagkatapos niyan ay yung chicken. Kailangan magbabrown siya. Yung chicken, matanggal yung mga mantika. Para yun ang magdadala ng mantika sa lahat. Yung chicken. So, ngayon, tatakpan na natin. Habang inaantay natin ang mag-brown siya, lagyan natin ng paminta. Yung paminta natin. Ayan. Tapos, kunting asin. Kasi maglagay tayo ng toyo mamaya. Tapos, ano natin? Ganun natin. Batawag na. Mix. Para mahalo ang ano. Ngayon na problema ako, naubusan pala ako ng dato puti or silver swan na toyo. Ngayon, gagamitan natin ng tuyo na yan, kikuman. Lagyan natin. Ayun, kumukulo-kulo na. Tanggalan natin. Ayan na. May konting sabaw. Lagyan natin ng isang basong tubig or half. Pakuluin natin. Tapos habang pinapakulan natin yung manok, lagay natin yung
sibuyas dahon para yung amoy niya maamoy na, para amoy. Kunting halo, haluin mo lang siya habang pinapakuluan. Ang lakas na ng ano niya, kulong-kulo na, ilalagay na natin yung pansit. Pansit. Ay, bihon, tapos itong pansit. Pansit. Ayan, kumukulo-kulo na. Pero habang pinapalambot nyo yung pansit, kailangan mahina lang yung apoy. Kasi matutuyo siya kaagad. Medyo kulang yung sabaw, kaya nagpapainit ako ng tubig. Ayan, nahiwa-hiwalay na natin yung pansit. Ngayon, ilagay na natin yung mga sahog. Wait lang ha. Yan, ano akong nilagay yung carrots. Next, ito. Para lalambot pa yan siya. Tatakpan natin ng Baguio beans din pala. Kasi ito yung medyo matigas-tigas. Although matigas pa naman yung ano pansit natin. Kaya sabay lang sila lalambot. Ayan, hinalo-halo na natin. Takpan natin ng mga 1 minute. Yan, after 1 minute, pinaan na natin yung apoy. Mahirap naman umano. Maghalo, kailangan dalawang kamay. Masayaw-sayaw ang kaldero ko. Wait lang ha. Ayan, halo-halo na natin. Medyo hilaw pa yung ano, yung mga Baguio beans, mga sahog natin. Another 2 minutes, tapos okay na, half cook lang siya, no? Nilagay ko na yung mga binibilog-bilog kong, ay niwa-iwa kong sibuyas na dahon. Na, luto na. Ayan. Ayan, kakain na tayo. Yung una kong subo. Okay, baby, guten Appetit. Dankeschön. Das riecht aber gut. Ja, yeah, genau. Masarap? Baby. He's joking. Naturally, that is Filipino. Okay, mga baby loves, magla-lunch na kami. Maraming salamat. Sana po na-enjoy at na may natutunan kayo kahit konti. No, sa pansit. Kahit simpleng pansit na pagluluto, minsan meron tayong hindi alam na pwede palang ihalo. Ano po? Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! See you on my next vlog.